I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ang confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. I would suggest the House to remove. Ako na mismong sponsor ng budget na ito. I would suggest that the House remove the confidential fund of the Ombudsman. Mr. Speaker, distinguished sponsor, so sinasabi naman po natin dito, although sinabi naman niya ng Ombudsman na payag siya na ma-remove, pero ang sinasabi ko po, nagdesisyon sa mga nakaraang panahon at hanggang ngayong taon na to, naglaan po ng confidential fund. Yes. Dahil sinasabi po natin na iniisip na sa wisdom po ng Congress na dapat siya laanan o dapat siyang i-allocate ng ng confidential fund. Okay, so malinaw na po 'yon. The confidential fund is expressly provided for sa budget allocation ng Ombudsman. So malinaw 'yon, 'di ba? So hindi tayo pwedeng gumasta ng kahit na anong pondo related sa confidential information or whatever nang wala na nakalaang na budget para dito. Okay? So, yan. Punta na po ako dun sa susunod. Kapag ang ahensya ay nagkaroon at pinayagan ng Kongreso na magkaroon ng nag-allocate ng pondo, doon na po tayo sa disbursement. Okay? Malinaw din po sa JC, okay? Sa JC 2015-01, dated January 8, 2015, kung paano yung disbursement, okay? So, tayo naman po sa Kongreso, di ba? Kapag pina-follow lang natin yung guidelines, kapag nilaanan natin ang budget, i-follow lang yung accounting procedure at guidelines, di ba? So, wala po tayong problema. So, nakalagay po doon sa JC, ano po ba yung nire-require? Dahil medyo na-struck lang din po ako doon sa mga resibo na katulad na nabanggit ni Kong Arlene kanina, Kong Arlene Brosas, about the receipt. Kasi nakalagay dito, no? Siguro, ulitin ko lang. Sabi po ng ating kagalang-galang na Ombudsman, pag nire-require nyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na po confidential fund yon. Kasi just like if I now rent a safe house. Okay? Pagpaumanhin po ninyo, pero mula po nang ako'y naging ombudsman, wala pong nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po riresibuhan ng isang intelligence officer na sinuyo ko tignan ng isang bagay o isang kaso. Ano hong resibo ang ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo kung bakit ako kumuha ng safe house. Baka naman yung safe house na yon ay hindi totoong safe house, kundi motel. So, paano i-liquidate sa amin yun? Paano kami magsasubmit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro, wala namang papayag din na intel. So, binigyan ng 50,000 o liquidate mo sa akin na tuwing sasakay ka ng taxi, kung siya ay, which I did it before, na may pinamamanmanan ako ng isang empleyado ng ombudsman. Pinasundan ko, siguro mahihirapan yung intel officer na every now and then, bigay sa akin yung mga resibo ng gasolina at pag-liquidate ko ng resibo ng gasolina na yon as my own expense. Baka sabihin ng COA, hindi mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. And lastly, sinabi po, so I don't think receipt is important. What is needed is that we make certification, we issue a certification to that effect that we have spent the confidential fund for the purpose of investigation of cases.
Yun po, yung mga binanggit po ano, doon sa budget hearing. At kino-confirm naman po yan kanina ng ating Office of the Ombudsman na binanggit. So ang binabanggit ko, ang gusto ko lang pong makuha dito ay yung pamamaraan na kapag ikaw ay entitled ng confidential fund, merong pamamaraan sa joint circular kung paano ito ililiquidate. Okay? So nandiyan po yan sa 4.12 ng JC. Disbursement from the confidential fund shall be supported with documentary evidence of payment among others which shall be submitted to ICFAO in a sealed envelope signed by the SDO. 4.13, disbursement from IF shall be supported with documentary evidence of payment in a sealed envelope signed by the SDO, kept at all time in the vault in his office. The same may be inspected by ICFAO or Mr. officers, Speaker, personnel, before, jury authorized, Mr. in writing Speaker, by COA. Before our colleague continue on the reading of the joint circular, I have the copy of this, Mr. Speaker. Okay. At kanina, binanggit ko na po ito eh. When I was asked the question, I already mentioned this and cited the joint circular, Mr. Speaker. And the Ombudsman is faithfully adhering to the circular and will faithfully adhere. Oo, Mr. Speaker, Your Honor. Pasensya ka na, medyo in-interrupt kita. Thank you, Mr. Chair, Mr. Speaker. So, ito po, no, nakalagay dyan sa page 8 kung paano po yung disbursements at saka yung accounting nitong confidential fund. So, kung ito lang po ay nasusunod, wala naman po tayong, wala naman po tayong magiging problema. So, meron pong na-obligate ang Office of the Ombudsman from 2018 to 2022 na 88,778,000 peso. So ito po ba ay disbursed na? Yes, yes. Disbursed na po ito. So kung ito po ay disbursed na, okay na po 'yun ano. Kaya lang po, kaya ko po binabanggit yung sinasabi natin na mga provision or mga provision dito sa JC on how to disburse at pagre-report nitong confidential fund, dahil Mr. Speaker, nababahala kami na hindi talaga naliliquidate, at nababahala kami na kung naririnig ito ng ibang mga ahensya, especially from the Office of the Ombudsman, na sinabi niya yung mga binanggit ko kanina, merong 88.778 million na sinabi naman ay na disburse na, na obligate at na disburse na o na-liquidate na. At ngayong taon na to, meron na namang 31 million na confidential fund. For the next year, meron na naman pong 58 million na confidential fund. So, nababahala po kami na kapag hindi natin sinunod itong nasa joint circular ng COA at iba pang mga ahensya, ay baka gayahin po tayo ng mga ahensya, di ba? Gayahin ng mga ahensya kung sinasabing hindi nagsasubmit ng resibo. Excuse me po, no, Mr. Speaker, patapusin niyo po ako para... Sige po. Okay, kaya nililinaw lang po natin ng usapin... Excited na kasi ako, Mr. Speaker, sumagot eh. Kaya po, nililinaw po lang natin, Mr. Speaker, honorable sponsor... Nililinaw po lang natin na meron talaga na itinakda na mga panuntunan dito sa JC doon sa reporting requirements and the disbursements. At kung ito lang po ay nasusunod, ay wala po tayong problema. So, ang ibig po bang sabihin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, binabawi na po ba ng ombudsman yung kanyang sinabi na hindi siya nagsasubmit ng resibo? Mr. Speaker, ang sinasabi lang po ng ombudsman natin ay hindi po resibo ang sinasubmit, kundi ang sabi nga po sa joint circular,
documentary evidence. Yes. Ito, hawak-hawak ko po dito yung pro forma na binigay. Hindi po ito pro forma ng ombudsman, kundi binigay po ito. Ito ang sinasubmit at compliant po. I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan ito eh. Ngayon lamang po, masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ha? Ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Let Congress remove the confidential fund of the ombudsman if it will only tarnish the integrity of the ombudsman, Mr. Speaker, Your Honor. The ombudsman has complied, sabi ko, has complied with all the requirements of the COA. Nasagot na po ito. Pero, yes, ito po ang sabi ng ombudsman. Upang hindi na pagtudahan ang trabaho ng ombudsman, at upang for the sake of transparency and accountability, I would suggest the House to remove. Ako na mismo ang sponsor ng budget na ito. I would suggest that the House remove the confidential fund of the ombudsman. Sinabi niyo po kanina, no, na kayo ba, nagmo-move ba kayo? You are moving a motion to remove the confidential fund ng ombudsman, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, point of order, I don't think that it is proper in this body right now, talking about the budget, to make a motion. Although it is, ano naman na, hindi pa ito yung proper, and I don't want din po na to put you on the spot. Pero if ever on the right time, mag-ano kayo, no, mag-motion kayo ng ganon, I will second that.